Ikalimang kabanata, ang Noche Buena ng isang kutsero. Kasalukuyang inililibot ang pamaskong prosesyon sa mga lansangan ng San Diego nang dumating si Basilio. Naantala siya ng may ilang oras sapagkat nakalimutang dalhin ng kutserong si Sinong ang sedula nito. Pinigil iyon sa daan ng Guardia Civil, binugbog at saka iniharap pa sa komandante. Muli namang nahinto ang karumata upang paraanin ang prosesyon. Buong galang na nagpugay sa unang imahen ang kaawa-awang kutsero saka siya nagdasal. Batay sa paglalarawang makarelihiyon sa Pilipinas, ito ay si Matusalem, ang pinakamatandang taong nabuhay sa buong mundo. Ang kanyang kasama at marahil kapanahon ay may anyong masaya at matikas at tinatawag na Noel sa Europa. Noong panahon ng mga santo o banal, ang biglang sambit ng kutsero. Marahil ay walang mga gwardiya sibil, sapagkat kung mayroon man na hindi mabubuhay ng matagal ang mga tao sa pangungulata. Kasunod ni Matusalem, ang tatlong haring magong nakakasakay sa mga dambuhalang kabayo na nakahihigit ang sa itim na haring Melchor na tila handang sumagasa sa mga kasama. Itinanong ng kutsero kay Basilio kung nakawala na ba ang kanang paa ni Bernardo Carpio na naipit sa kabundukan ng San Mateo. Pinaniniwalaan kasi na hari ng mga Pilipino si Bernardo Carpio na makapagpapalaya di umano sa bayan. Kasama sa prosesyon ang dalawang hanay ng mga batang lalaki, malulungkot at tila napipilitan lamang. Sumunod ang lumang andas ni San Jose na may anyong malungkot at mapagkumbaba, may tungkod na may mga bulaklak ng asusena. Pinakahuli sa prosesyon ang mahal na birhen na nakasuot ng Divina Pastora, nakasumbrero ng malapad ang pardilya, at may mahabang pakpak ng ibon na palatandaan ng paglalakbay sa Jerusalem. Nang dumaraan na sila sa tapat ng kwartel, naantala ang malalim na iniisip ni Basilio nang patigilin sila ng Guardia Civil. Namatay pala ang ilaw ng isang parol ng karumata, kaya tumanggap ng katakot-takot na alimura ang kutsero. Bumaba na lamang ng sasakyan si Basilio, na ayaw ng basag ulo at mahinahong naglakad na pasa ng kanyang tampipi. Ito ang San Diego, ang kaniyang bayan, bagamat wala ni isa man siyang kamag-anak doon. Sa kanyang paglalakbay ay napansin niyang walang masyadong parol ang mga bahay at tahimik ang karamihan maliban sa bahay ni Kapitan Basilio na puno ng kaligayahan. Nakita niya doon ang alperes, ang kura at si Simon. Dumating si Basilio sa kanyang tahanan, ang tahanan ni Kapitan Tiago, na tinitirhan ng isang katiwalang may malaking paghanga sa kanya. Nasaksihan ito ang isinagawa niyang bihasang pagtitistis na parang isang manok ang hinihiwa. Talagang hinihintay siya ng katiwala para ibalitang dalawang manggagawa ang napipiit, isa ang ipatatapon at maraming kalabaw ang nangamatay. "Yan na naman, dati na rin mga balita ang isinasalubong ninyo sa akin." Ang payamot na sambit ni Basilio. Hindi siya mabagsik, ngunit malimit na makagalitan ni Kapitan Tiago, kaya napagbabalingan naman niya ang mga nakabababa sa kanya. "Namatay ang isa sa ating mga kasama, ang matandang nagbabantay sa ating kainin." Ang patuloy na pagbabalita ng katiwala. "Ayaw siyang bigyan ng libing mahirap ng kura sapagkat mayaman daw ang kanyang Panginoon." "Nakakawala tuloy ng ganang kumain ang mga balitang iyan at iyan din. Wala ba kayong maibabalita tungkol sa sagpang?" Isinalaysay ng matandang katiwala ang pagkakadakip ng mga tulisan kay Kabesang Tales. Si Basilio ay nag-isip ng malalim. Biglang tumahimik at tuluyang huminto na sa pagkain.